Kasi may issue na naman kanina, ito ha, may issue kasi kanina, binabanata si Sec Bello sa kanyang sinabi na keso pinapalit daw natin yung mga nurse natin for vaccine. Ha? Yan o yung dating, pero hindi o yan ang sinabi niya. Wag o kayong papadala sa fake news, ha? Oh. Inabot ng kabi-kabilang pambabatikos ang naging pahayag ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III kaugnay sa pagpapadala ng mga nurse sa United Kingdom kapalit ng COVID-19 vaccine. Ang paglilinaw dyan ng kalihim, tinutukan ni Mariz Umali. Ang deployment ng mga Pinoy nurses sa UK ang paksa ng pulong ni na Labor Secretary Silvestre Bello III at British Ambassador Daniel Prus kamakailan. Pero nang hilingin daw ng UK na ma-exempt sa deployment cap na 5,000 nurses na pinapadala ng Pilipinas kada taon, may inihirit si Bello. I told the British Ambassador that I can make the recommendation. However, ako, if we are going to send our medical or healthcare workers, especially our nurses, considering the high incidence of COVID in your country, it is best that the nurses or medical workers that we will be sending, we already be vaccinated before we even send them. And we provide us with the vaccine so that they can be vaccinated. Sinabi rin daw ni Bello sa UK Ambassador na maaari nila itong dagdagan para mabakunahan na rin ang ibang OFW na ipadadala sa ibang bansa kahit hindi sa UK. Kung maluwag-luwag naman kayo, ako, you can give us vaccine that will be used not only for the nurses but for all overseas Filipino workers. Ano po sabi ng British Ambassador? Eh, mukha naman positive and reaction. In fact, she asked for 10 days. Ito ha. Okay, linawin lamang po natin. Lumabas kasi kanina, may mga bumatikos na namang senador, number one niya si Villanueva, na kesyo ang dating exchange gift, palit daw. Hindi ho, kasi ganito yan. Alam nyo ho ba, ang hirap po kasi sa mga ilang senador, hindi nila alam to eh. Alam nyo ho ba na marami na hong mga nurse natin, mga medical workers natin, ang gusto nang pumunta sa UK? Kasi ho, alam nyo ho ba na tayo ang pinaka ginagalang pagdating ho sa UK ng mga nagpapadala ng mga nurse at saka mga medical personnel? At gusto na hong bumiyahi ng ating mga kababayan. Marami na ho, kahit ho, tanong nyo, alam ko ho yan kasi si Mocha bilang sa OFW, marami na ang gustong pumunta sa ibang bansa. Matanggal na yung deployment ban. JB, maraming salamat po. So ano hong ibig sabihin nun? Nais na nilang pumunta doon kasi bakit? Eh hirap din naman ho sila dito. Ano hinaho natin na medyo mababa ho talaga yung nakukuha nila dito compared po sa UK, sa ibang bansa. Kaya nais na nilang pumunta. Eh since nag-request naman itong mga ito, ang sabi lang ni Bello, sandali, ang lala pa dyan eh. Ang lalapan ng UK variant dyan, kaya nga UK. Ha? Eh, bago nyo naman kami papuntahin dyan, magpadala naman kayo ng vaccine dito na maturukan namin itong mga ito bago ibiyahe dyan. So sa madaling salita, ang iniisip lang naman ni Bello, ni Sec Bello, ay yung kaligtasan nitong mga nurse at itong mga medical personnel na ipapadala natin sa UK. Ang kanya lang naman, eh para makapagtrabaho na rin itong mga kababayan natin na nawala ng trabaho, mga OFW. Pero bigyan nyo naman sila ng vaccine para safety naman sila. Yun lang naman ang sinasabi. Eh tapos, syempre yung iba, minasama na. Nakesyo, o bakit yung pinagpapalitan ng vaccine ng mga nurse natin? Hindi yun ang konteksto eh. Ang konteksto, gusto na rin pumunta ng mga ibang kababayan natin. Alam niyo, ito mga OFW, alam niyo yan eh. Ipagsasapalaran ninyo ang inyong mga health. Dahil minsan, kailangan niyo na talagang magtrabaho dahil nahihirapan na rin yung inyong pamilya. Di ba ho? Eh, ang sa atin, buti nga eh, naisip ni Bello na, uy, gusto niyo palang pamutay ng mga ito ha? Sige, magbigay kayo ng vaccine sa amin, turukan natin ito mga ito bago pumunta dyan. O anong mali doon? Eh kung gusto lang naman ni Sec Bello na maturukan ito mga ito at saka humingi siya ng dagdag,
Para sa mga OF, kasi alam niyo ba ang daming OFW na nawala ng trabaho? Hindi niyo alam 'yun ano? Eh paano? Etong mga senador na ito, puro pangangampanya ang inaatupag eh. Puro komento eh. Ang dami yung OFW na nawala ng trabaho. Tapos yung nagkaroon ng deployment ba, nagagalit to sila eh. Anong gagawin natin? O di ba? Eh ngayon, nakaisip ng paraan si Sec Bello. Ang ganda nung naisip niya eh. Panalo! Ano yung naisip niya? Eh bago niyo kunin, turukan niyo muna sila. Di ba? O edi ang ganda! Tapos sasabihin niyo, eh bakit natin pinagpapalitan ng vaccine yung... Eh Hindi, kayo oh. Kayo mga OFW nakikinig dire, ha? Sige nga ho. Kung kayo papadala doon. Oh. Di ba gusto nyo na maturukan muna kayo? Kasi papadala kayo doon sa bansang medyo delicate eh. Para safety kayo, di ba gusto nyo maturukan muna kayo ng vaccine? Para at the same time, kampante rin yung mga pamilya ninyo. Oh, ang ganda nun, di ba? Tapos kukontrahin ng mga senador para lang maka-epal. Mga hindot talaga itong mga senador na ito eh. Oh, tama eh. Kasi ako, sa totoo lang nga eh, siyempre, hindi natin sinasabi. Ha? Hindi natin sinasabi ito sa ibang bansa. Siyempre, yung mga OFW gusto na rin mag-ibang bansa dahil nahihirapan na sila, walang trabaho dito. Pero hindi natin sinasabi yan. Medyo pakipot tayo. Pakipot. Hindi muna. Pakipot muna kami. Magbigay muna kayo ng vaccine. Maturukan muna ito mga OFW bago sila umalis. Oh. Diba, kaganda nung klaseng... Ewan ko ba, sa totoo lang nga, yun ang tinatawag mong merong common sense na isang leader. Ah, isang common sense, ito si Sec Bello. Iniisip niya na maturukan na. At ang maganda nga niyan, sana nga eh, totohanin eh. I mean, sana pumayag sila. O isipin mo kung lahat sila, yung mga OFW, tuturukan ng vaccine. O, di ba? Ang ganda nun. Yun lang sa akin. Eh, syempre, kaya nga sabi ko sa inyo, ingat ho tayo. Marami ho ngayon, ha? Woo! Kakainit ng ulo. Marami ho ngayon na mga senador, congressman, mayor na umeepal. Kala mo, champion sila ng mga Pilipino, umeepal sila para lang maibalita sa news. Oh. Para lang ibalita sa news, umeepal sila. Kasi libreng publicity yan, ha? Good or bad publicity. Isa publicity. O ha? Binabati ho natin si General Makairog. Ha? Yan ho yung bagong ambassador sa Israel. Oh. Kinukulit ako ni Mocha. Nabati mo na ba yung pinababati ko sa'yo? Opo, nabati ko na. General Makairog. Papuntayin nyo naman ako sa Israel pag nag-open na oh. Ha? Sige na naman oh. Gusto ko yung sasalubungin ako sa airport. Ganon. Joke lang po. Pero alam nyo, isa ho yan sa aking... pangarap makapunta ho ng Israel. Promise ho. Gusto ko kasi ano, ibaong history ng Israel eh. Sana makapunta ako dyan sa susunod, ha? Okay. Sabi nga nito ni Rafa Playa. Ano ba to? Yan. Sabi niya, buti nga daw may common sense si Sec Bello. Correct. O, diba? Tama nga naman eh. O, eto namang isa, parang, sabi ni Bernard, parang pagpupunta ka lang ng Africa niya, required ang anti-malaria vaccine bago mag-flight. O, tama nga naman, o, di ba? Correct! Sabi nga, correct! Tama yun, o. So, thank you very much, ho. Thank you very much, ho, sa kay Sec Bello dahil hindi siya basta-bastang, hindi, kasi ano sa kanya, i-recommend lang naman niya. I-recommend niya kay Pangulong Duterte o kung sino man ang may authority na tanggalin yung pag-ban, deployment ban dyan sa ibang bansa. So, i-recommendan niya.
Oh. Eh, pero bago niya i-recommenda, hindi siya ng kapalit. Yung kapalit, eh, i-vaccine nyo muna ito mga OFW natin. Para, pag sinabi niya kay Pangulong Duterte, kunwari, Mr. President, payagan na natin to. Bakit? Kasi tuturukan naman sila ng vaccine bago sila bumiyahe. Oh. Di ba ang ganda? Palakpakan! Thank you very much, Sec. Bello, for fighting for the OFW. Thank you very much, ha? Grabe, kasi nabuisit ako, ha? Nabuisit ako sa mga hirit na Villanueva. Eh, pali. Sabi ko, ano itong kaipalan ninyo? Pero alam mo, ha? Ito, isipin ninyo, ha? Kung hindi kayo magre-research, madadala kayo. Parang ang dating kasi nung balita, Bello, pinagpapalit ang mga OFW natin, mga nurse natin para sa vaccine. Abay, parang ang pangit nga naman pakinggan nun, di ba? Pinagpapalit? Ano ito? Exchange gift? Aba, para ano ito? Pinagpapalit na ngayon ng mga nurse para sa vaccine? Di ba, iisipin mo, ganun. Ah, kung tatanga-tanga ka, di ka nagbabasa at di ka pinapanood ng buong balita, eh ganun na maiisip mo. Eh pero dahil ang mga banateros ay hindi ho bobo, ang mga banateros so eh, lagi natin sinasabi dito, wag ho kayong magbabasa lang ng headline, dapat basahin nyo yung buong article at mag-research kayo. Hindi kasi alam mo ganito eh, why are we keeping these OFWs, okay? At hindi natin sila papayagang magtrabaho sa ibang bansa. Why are we keeping them? Eh, wala silang makuhang trabaho dito. Why? Oh, hindi, di ba ho, sa totoo lang, ayaw natin kasi kawawa sila. Oh, pambihira. Eh, kung meron naman paraan na makapunta sila doon na safe, bakit di natin gawin? Oh, eh kayo mga senador, sige nga ho. Kayo ho ba magpapakain sa mga OFW na ito? Na mga nawalan ng trabaho? Hindi naman, di ba? Oh, kung kaya niyong pakainin, sige, wala nang ganyanan. Oh, hindi niyo naman papakainin eh. Mga animal kayo eh. Diba? Kumbira kayo, oo. Oh.